Yes, hello guys. Gusto mo bang matutunan paano magsimula or paano mag-trade sa Binance? Full step by step tutorials. Kung gusto mo matutunan basic, alright, so panoorin mo yung video na to until the end. Ituturo ko sa iyo yung complete step by step tutorial sa Binance na pagtitrade. Alright, so huwag kang mag-i-skip. Full video to, lahat ng kailangan mo sa ituturo ko sa iyo. Ano ba yung matututunan mo dito sa video na to? So una, ituturo ko sa inyo step by step paano ba mag-sign up sa Binance at paano maglagay ng security. Number two, paano mag-deposit sa Binance gamit po yung coins.ph or gamit po yung any digital crypto wallet. So, at ituturo ko na rin yung tricks paano maliit yung charges sa paglipat nyo po ng fund nyo papunta sa Binance. And number 3, easy steps paano mag-trade sa Binance. And number 4, paano kumita sa pagtitrade. So, ituturo ko rin dyan. At ano po yung mga gagamitin nyo na indicator at saka mga strategy. So, magbibigay ako dyan. And then, number 5, ituturo ko na rin sa inyo paano ba mag-withdraw ng earnings nyo sa Binance. So, if you want, then panoorin yung video na to until the end. Tuturo ko sa inyo. Okay? Yes, welcome back dito sa aking YouTube channel. This is Mark from CryptoMine. So, ang channel ko po is all about cryptocurrency. So, nagbago po tayo ng topic. So, it's all about cryptocurrency. If you want, okay, to get a free BAT token, so feel free to click the link on the description of this video. Ituturo ko sa inyo paano magkaroon ng free BAT token. Okay? So ngayon guys, before tayo mag-start, ini-invite kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify you and inform you na meron akong bagong upload na video. At huwag mong kalimutan na hit yung bell button para updated po. At guys, ma-appreciate ko rin yung hit mo na po yung like button dito sa video na to. So ito po yung first step para makapag-sign up po kayo sa Binance. So guys, first step na gagawin nyo po para makapag-sign up po kayo sa Binance, punta lang po kayo sa description sa video na to at kukunin nyo lang po ito, ikakopy nyo po. Okay? And then, okay, ipe-paste nyo lang po yan dyan sa browser nyo. So limbawa, nakopy na natin, pipaste nyo lang po yan. Okay, then enter. So, ito na po yung ating gagawin. So, first step, magsasign up lang po muna tayo. So, kapag okay na siya, ang maganda po sa Binance, pwede na po kayong ilalagay nyo lang po yung valid and active email address. So, halimbawa, okay. Okay. So, halimbawa, ito yung pangalan ko. Okay, at gmail.com, then click nyo lang po yung register. And that's it. Ang maganda po dito, hindi na po kailangan ng KYC hanggat wala pong 2 Bitcoin. So, hanggat wala pa po kayong transaction na 2 Bitcoin, so hindi po kailangan ng KYC. Pero, mas maganda kung may magpa-KYC na rin po kayo. Okay? So, yan po yung first step. Ganun lang po kadali mag-sign up po sa Binance. Copy nyo lang po dun sa description. Lagay nyo po sa browser and register. So, after nyo mag-register, ito na po yung makikita. So, ito na po yung makikita nyo pagka-register nyo po sa Binance. So, ito na po yung actual na aking account sa Binance. Okay? So, ay ituturo ko kayo, iisa-isahin natin yan. So, ang maganda kasi dito, sa Binance, nagbabago yung interface niya from every 3 months or minsan nagbabago sila ng biglaan. Okay? So, para ang purpose nila for security at para mabago yung mga features nila at may mga bago silang features. So, kung ngayon mo lang napanood to, okay, baka yung dati mong napanood, iba na siya. Ibang-iba na yung interface niya ulit. Okay? So, dito, okay, so makikita nyo, ito na po yung mga yon. So, iisa-isay natin yan. Don't worry, iisa-isay natin lahat yan. Okay, dito po, ito po yung pinakakon logo nyo. Okay, so, andito po, if you want to buy crypto. So, pwede po tayong mag-buy through credit card, debit card, or P2P, crypto exchange, at third-party payment.
Yung third party payment natin, pwede yung Mercurio, SimpleX, at Coinal, at saka Binza. Kaya ang kilala ko lang dyan, SimpleX. Okay? So yan po makikita natin dyan. So next, punta tayo dito sa market. Okay? Dito sa market, yan. So dito mismo sa trading yan. Okay? Dito naman yung spot. Pag sinabing spot, ito yung nakikita nyo sa ibang mga platform din. So merong basic, classic, advanced, margin, OTC, and P2P. So ito yung derivatives naman, perpetual futures, quarterly futures, okay, quarterly and leverage token. Dito naman, finance. So pwede po tayo mag-save, pwede tayo mag-stake, Binance pool, debit card, crypto loans, and Binance future. Or iba pala yan. Okay? So dito, papakita ko sa inyo. So na sa akin, unverified pa. So hindi pa ako nagpapa-KYC. Although, may kinita na ako, pero wala pa kasing 2 Bitcoin. So dito, after nyo pala mag-sign up, ang first thing na gagawin nyo pa is security. Dapat maglagay po kayo ng Google Authenticator. Kasi syempre, this is a money. Okay? So dapat, click nyo po yung security. Okay? Papakita ko sa inyo. Yan. So sa security, dapat meron po kayong Google Authenticator. Dapat verified yung Gmail nyo. Ito yun. So, set up nyo yung 2FA. Okay? So sa akin, 2FA lang yung na-enable. Hindi pa ako nagpapa-verify. Pwede nyo pang i-enable yung anti-phishing code. Turn on with withdrawal whitelist. Pag sinabing withdrawal whitelist, ito yung naka-registered. Hindi basta-basta kung sino-sino yung mag-withdraw. Iisa lang yan. Okay? So pwede nyo i-set up yan. So yung Google Authenticator sa akin, so pwede nyo pa pong i-enable yung SMS authentication. Magte-text po sila dyan. Okay? So, ano pa ba? So, yan lang guys. Pwede nyo na pong enable. Lahat yan, pwede nating enable lahat yan. Dito sa ID, napakadali lang yan guys. Kailangan po ng pwede yung driver's license, pwede po yung passport, at pwede po yung voters. At yung UMID, pwede na rin po siya dyan. Pero dapat malinaw at malinis. Okay? So, yan po yung first step na gagawin nyo after nyo mag-register. So, kailangan nyo po pala security. So, aayusin ko rin yan. So, hindi ko pa siya nahaharap. Okay? So, now, so, meron na tayo. Okay, so, next step na gagawin natin ay aalamin natin yung mga wallet. Merong tinatawag nilang wallet overview. Dito sa wallet overview, makikita nyo na po lahat yung laman ng wallet. Spot wallet ay iba dun sa margin account. Iba rin po yung futures account. Iba rin po yung P2P wallet. At iba rin po yung savings asset. So, magkakaiba po lahat yan. Alright? So, lahat yan, pwede nyo pong gawin. So, mamaya iisa-isahin natin yan. Okay? So, ito naman ay mga notification from Binance. Okay? Now, next thing na gagawin natin is kailangan po natin mag-deposit. Tama? Kasi kung wala kayong kuan, hindi tayo pwede mag-trade. So, ang gagawin natin ay magde-deposit tayo. So, paano mag-deposit? So, dito muna tayo sa spot wallet na lang. So, pwede natin i-click yung spot wallet or pwede na rin po dito sa may mga iba't ibang paraan. So, pwede natin sa spot wallet tayo. Okay? Now, so, may laman sa atin. Meron na tayong almost 7,000 to pesos yan. Kung i-convert natin yan. Sa lahat yan, meron na po tayo. Papakita ko na lang din. So, meron akong BNB, BTC, lahat yan meron ako. So, naka-diversify yung aking kita dito. Okay? So, or yung aking mga assets. So, i-hide na lang natin. Kasi baka ma-distract kayo dyan sa amount. Okay? So, ngayon, paano ba mag-deposit? So, ano ba yung kailangan? Ang kailangan po para makapag-deposit po tayo sa Binance, okay? So, ang pinaka-basic kasi sa spot account. Okay? So, darating yung time, pag-uusapan din natin yung Binance Futures. Okay? So, una, kailangan natin mag-deposit para merong fund. Para magawa yon, kailangan po natin yung coins.ph. Okay? So, para makapag-deposit po tayo, kailangan po natin ng coins.ph or crypto wallet. So, pwede po yung Coinbase, pwede po yung Abra, or kahit ano pong crypto wallet, pwede po siya. Na kung saan, pwede na meron po siyang Bitcoin. Okay? So, ganon. Gagawin lang natin is click natin itong deposit. Okay, ito pala yung tips ko muna. Okay, balik muna tayo dito.
Okay, balik tayo dito sa... So, ang pinakamababa po. Okay, so... Dapat po piliin po muna natin kung ano po yung i-deposit pala natin. Okay? Ang pinakamababa po yung charges, okay? Walang iba guys kundi yung Ripple. Okay? Hindi po dito direkto. Kapag dito direkta ka nag-deposit, Bitcoin yan. So, pipiliin natin. So, piliin natin yung Ripple. Ripple kasi ang pinakamaliit. Okay? Yan yung may pinakamaliit. Click lang natin, I understand. Pinakamaliit ng charges. Okay? So, ganito po siya. Okay, dalawa yan. So, merong tinatawag nilang address at tag pag Ripple. So, ngayon, meron akong available na 48 na Ripple or XRP. So, pupunta ngayon tayo dito sa coins.ph. Dito, okay, pwede po tayo mag-cash in muna. Magka-cash in muna tayo dito sa coins.ph para meron tayong fund. So, paano mag-cash in? Pwede po natin gamitin yung Palawan, Western, M. Lulier. Pwede rin po yung GCash through, okay, pwedeng department store. Marami po yung pwede pong cash in. Okay? So, pwede rin po yung banking. Okay? Pwede po yung Metrobank, BDO, pwede po yan. Okay? So, kapag nakapag-cash in na tayo, sa wallet na tayo. Ganito lang ibig sabihin yan. Pag nag-cash in tayo, nandito siya sa peso wallet. Okay? Wala po siya sa Bitcoin, Ethereum. So, ngayon, ang available sa akin, meron akong Ethereum. So, hindi po yan. Mahal naman. Okay? So, meron akong nasa Ethereum. Pero dapat ay nakakonvert siya sa Ripple. Kasi ang Ripple ang pinakamaba. Pinakamababa ang charges. So, ang gagawin ko ngayon ay from Ethereum, i-convert ko siya. Okay? So, from Ethereum. Okay? So, ilalagay ko lahat yan. Copy ko. Yan. So, ilalagay ko dyan at i-convert ko siya sa yun lang. Hindi pala pwede. So, pwede ko muna siya i-convert sa peso. Okay? From peso, i-convert ko siya sa okay? Kasi ito kasi meron ako available sa Ethereum. So, i-convert ko lang siya. Okay? Then, i-convert ko siya sa Ripple. So, back to my wallet. So, nandito na sa aking peso. Okay? So, papakita ko na sa inyo yung sample. Para makita nyo rin. So, nandito na sa peso. Ngayon, ang gagawin ko is i-convert ko siya sa Ripple. Okay, from peso, i-convert ko siya sa Ripple. Okay, ayaw kasi yung direct. So, 1521. So, ito po yung magiging Ripple ko. So, ang gagawin ko is i-convert ko siya. Okay. Yan. So, dapat ay naka-convert siya sa Ripple. Para ma-transfer ko siya sa ay mahal, kulang pala. Dapat walang zero, walang zero. Yan. So 136 yung Ripple, ko-convert ko siya. Okay? So back to my wallet. So nasa Ripple na. So ang pinakamababang charges is Ripple. Ngayon ay sa Ripple, click ko yung Ripple, then send. Se-send ko siya. 'Yon. So nandito na. So magkano 'yon? 136 Ripple. So ita-transfer ko 'yan. Kukunin ko na ngayon dito sa Binance. Okay? So, kukunin ko muna yung tag. So, pwede ito na lang. Copy. Yan. So, nakopy ko na siya. Punta ako sa coins ko. Dito muna sa tag ko ilalagay. Or ito muna. Ayaw niya eh. Unahin muna natin yung... So, ito na lang. Copy natin. Then, ilalagay natin yung... Yan. So... Tapos, ilalagay natin yung tag. So, dalawa kasi pag Ripple. May tag at saka may. So, ito na lang. Pinakamabilis. Ayan. So, ilalagay natin yung tag. Uy, nawala. So, ngayon, nakopy na natin yung tag at saka yung number or yung aking wallet. So, okay. So, hindi ko na kailangan i-click to kasi meron naman siyang tag. So, lagay ko lang Binance Deposit. Ayan. Para alam ko kung saan napunta yon. Okay, so makikita nyo guys, napakababa yung fee. 0.0045 XRP lang yung fee. So, click ko yung continue. Okay, then titingnan ko lang yung verification code ko. Kasi meron akong... Yan. So, I understand. Then, click ko lang po yung send.
Yan, so okay na siya. Success na. So ngayon, hintayin na lang natin dito sa aking, okay, dito sa aking account. So mag-a-appear yan dito mamaya. Dito, recent deposit history. Okay, so makikita ko siya dyan mamaya. Alright? So ngayon, kapag okay na siya, yan. Hintayin na lang natin. Although, meron naman laman yung sa akin. Okay, so makikita nyo dyan. Ngayon, mag-trade na tayo. Okay? So, ang tip, sabi ko nga, yung tricks ko para mas mura po yung charges nyo is padadaanin nyo po siya sa Ripple, tatransfer nyo po dito sa Binance. So, halimbawa, nandito tayo sa okay, sa spot wallet. Pero yung Ripple, i-convert muna natin siya sa USD or USDT, Tether. Okay? Yan. So, dito tayo sa okay, sa spot at magte-trade na po tayo. So, spot. Then, pwede na po yung classic siguro muna. So, classic tayo. Huwag muna tayo sa advance. Okay? Para mas madaling intindihin. So, unti-unti lang yan, guys. Huwag po tayong kaagad gusto natin magaling na agad. No. Mag-start lang po tayo sa basic muna. Okay? So, ito yung mga price. Yan. So, simple lang, guys. Simple lang. So, huwag po muna kayong ma-overwhelm dito. Napakadali lang intindihin dyan. Okay? So, ito po yung pair. BTC versus USDT. Ito po yung tinatawag nilang pair. So, pag mag-trade po kayo. So, Bitcoin versus USDT. Makikita nyo guys, pataas. So, ano ba yung konsepto ng trading pala? Ang trading is, you buy low, you sell high. Binili mo siya ng mura at ibebenta mo siya ng mahal. Halimbawa, binili mo dito nung 9,047 at nagbenta ka ngayon and sobrang laki yung kita nyo. At depende po sa karga ng or amount ng iyong pera. Okay? So ngayon, titingnan natin yung yan, so dito yung spot. So, kung bibili ka sana, okay, meron kang laman na yung pera ko, merong Bitcoin na or USDT na $18. Okay? Kung bibili ako ng price na kasi naka-limit, nakalagay yung limit. Halimbawa, bibili ako ng USDT, ang market price niya is 11,077.85 USDT. Okay? So, yung amount. So, depende kung magkano yung gusto nyo. Kung lahat ba ng... Ito guys, kung gusto nyo. Halimbawa, yung USDT nyo, pwede nyo pong mas mura. Pwede pong gusto nyo lahat. Pwede yon. Okay? So, dito guys, pwede po kayong bumili through limit. Pwede po kayong bumili ng market. At pwede po yung ma-stop limit. Okay? So, mamaya. Or, ibang topic na po yon. Ito ay introduction lang. Okay? So, ako naman ay meron din akong Bitcoin. Okay? So, kung gustong ibenta, ito po yung Bitcoin ko. Yan. Yan po yung katapat niya. Okay? So, ito po yung BTC ko. Ito naman po yung USDT ko. Meron akong USDT at meron din akong Bitcoin. Okay? So, ganito na lang siya. Kung bibilihin mo siya ngayon, ay market price niya is 11,077. Okay? Halimbawa, ito yung sample na lang natin. Bibilihin mo ng 11,077 yung Bitcoin. Huwag mong ibenta na mas mura dyan. So, ang target mo is, okay, kung ibebenta mo yan, kung gusto mong ibenta itong 11,077, dapat mas mahal. So, halimbawa, yung price niya, okay, titignan mo kung dapat ay tumaas. Okay, huwag kang magbe... Kasi guys, ito pataas siya eh. Huwag kang magbebenta ng huwag kang bibili pag mataas. Bibili ka lang pag mababa. Okay? So, meron siyang 2,000. So, ito naman ay mga graph or iba't ibang mga, ito trend line, ito yung arrow, ito yung retracement, ito yung rectangle. Pwede po yung mag-drawing, pwede yung text. So, ito po yung magamit niyan. Okay? So, ano pa ba? Pwede nyo pong baguhin yung mga pair. Pwede nyo pong baguhin. Yan. So, dito, pwede nyo pong baguhin yung mga pair na gusto nyo. Okay? So, eto nakalagay, oh, pair. Yan, nakalagay, pair. Yan, pwede nyo pong baguhin yan. Yan.
So, ito naman yung okay, so market price at saka last price niya. So, nandito naman yung yan. So, ito po yung mga ETF, Binance, BTC at saka altcoins. Ito yung altcoins ay Ethereum, TRX at XRP. Okay? So, pwede nyo pong baguhin yan kung magkano yung gusto yung versus. Ang maganda sa USDT kasi guys ay ito ay hindi siya nagbabago. Yan. So, mas maganda na sa USDT lagi. Okay? Yung kita nyo. Yan. So, iisa-isay natin lahat yan sa ibang topic natin. So, intro lang tayo. So, ngayon, pag nag-trade po kayo, okay, so pwede po kayo, halimbawa ito, pababa. Yan. So, kung nakikita nyo yung pababa siya, pwede kayong bumili. At pwede nyo pong ibenta kapag mataas na siya. So, ganun lang kasimple. Ang basic lang ang tutorial kung paano mag-trade. Now, ang tanong naman eh, so, naituro ko na paano mag-trade. Basic lang naman yan eh. So, ang gagawin na natin is, paano ba mag-withdraw? Okay? So, ngayon, pupunta tayo sa, balik tayo sa Binance. Mag-withdraw tayo. Okay? So, dito. Yan. So, paano ba mag-withdraw? Dito lang din sa wallet. Okay? Pwede po dito or pwede rin dito sa spot. Okay? Halimbawa, dito sa wallet. Pwede po tayo mag-withdraw. Simple lang din ang pag-withdraw. Okay? Dapat meron po kayong coins.ph din, meron kayong wallet. Yan. So, nandito rin sa ang withdrawal. Okay? So, depende kung saan ba, nasan ba yung mga asset nyo. Parang ako, meron ako lahat yan. Meron akong Ripple, USDT, BNB, lahat yan. Meron ako. Meron akong coin. Meron akong laman lahat yan. Pakita ko na rin para makita nyo. Yan. So, meron ako lahat yan. Meron, Matic Network, lahat yan meron. So, pwede mong isa-isa, pwede nyo pong i-withdraw. Halimbawa, isa-isa, kung ayaw nyong ilagay dun sa kwan. So, kung gusto mo naman, USDT, lahat yan pwede. So, halimbawa, Ripple, pwede ko rin i-withdraw ulit. Okay, through Ripple. Bakit? Sabi ko nga, mababa yung charges. So, pumasok na yung ito yung withdrawal ko, ito naman yung, okay, yung sa, okay, so ito na yung withdrawal. Okay, kukunin ko lang yung, yan. So, balik ako dito. Kukunin ko naman ngayon yung yan. Yan. Show my SRP. So, ito yung tag ko. Ito yung address ko. Kukunin ko lang yan. Lalagay ko lang dito. Yan. So, ilalagay ko lang siya dyan. Pero dapat naka-whitelist pala. Address management. Lalagay ko muna dyan. Yan. Ire-registered ko lang siya muna. So, kailangan ko maglagay muna ng whitelist. Okay? Nang kuan ko sa Ripple. Okay? So, ganun lang kasimple, guys. Ganun lang kadali. I-input mo lang. Nung nag-cash out kasi ako, nung nakaraan ng 10,000 ay sa Ethereum ako nag-cash out. Kasi yun ang mataas. Okay? So, ang simple lang. Okay? Pwede po kayo mag-cash out through Bitcoin. Kahit anong kuan, pwede rin pala. Basta't meron po sa coins.ph. Okay? So, yun lang aking may share for today. Sana nagustuhan nyo yung full tutorial natin na Tagalog. At dapat guys, lagi kayo dito kasi magbibigay ako ng mga update kung nasaan yung mga pwede mag-trade at kung saan-saan pa. Okay, so this is once again Mark from Crypto Mind. Sana meron kayong natutunan dito sa basic tutorial ko pagdating sa Binance. Thank you for watching and see you on my next video.